Kumusta mga kasaliksi? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga naganap na panganganak sa ating planeta? Na sa sobrang kakaiba'y siguradong hindi agad aakalain ng kahit na sino na posible pala? Kaya mula sa babaeng nanganak ng 44 na bata hanggang sa pagbubuntis na tila ba isang himala ay ito ang 10 pinaka hindi ka panipaniwalang panganganak sa kasaysayan ng ating planeta. At kung handa ka nang malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Mariam Nabatanzi. Ang pinakaunang panganganak na pag-uusapan natin sa listahang ito ay patungkol sa naging karanasan ni Mariam Nabatanzi, na mas kilala ng mga tao sa tawag sa kanya na Mother Uganda. Dulot na maniwala ka man o sa hindi ay 44 na ang isinilang ni Mariam noong siya ay 36 na taong gulang pa lamang. Kung saan magmula nung ipakasal raw siya sa kanyang asawa noong siya ay 12 taong gulang ay tuloy-tuloy na ang pagbubuntis at panganganak ni Mariam na nasabayan pa ng madalas niyang pagsilang ng mga kambal o higit pa, kung saan 4 na kambal, 5 triplets at 5 quadruplets ang ipinanganak na ni Mariam na siyang nadulot kung bakit sadyang napakarami na ang kanyang naisilang. Ayon sa espesyalista na nagsuri sa kalagayan ni Mariam ay naging ganito na lamang daw ang kanyang pagbubuntis dahil sa meron siyang malaking obaryo. Nagdududulot para magkaroon siya ng kondisyon na kung tawagin ay hyperovulation, kung kaya't kaysa pa isa-isa ay madalas nakambal o higit pa ang ipinagbubuntis niya. Dahil sa dami ng anak ni Mariam ay napagdesisyonan daw ng kanyang asawa na iwan na lamang siya noong taong 2016, kung saan pinabayaan na lamang daw siya nito na alagaan ang kanilang 38 natitirang anak na nabawasan mula sa 40 dahil sa namatay na ang 6 sa mga ito. Kasalukuyang ipinagkakasya ni Mariam ang kanyang pamilya sa 4 na masikip na mga bahay sa siyudad ng Kampala na kapitolyo ng bansang Uganda, kung saan siya gumagawa ng iba't ibang mga trabaho para lamang masustentuhan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak, kung saan nakatutuwang isipin na ang ilan rito ay napagtapos pa ni Mariam na nagpapakita lamang na kahit pa sadyang napakarami na ng bilang ng kanyang mga anak ay patuloy niya pa rin sinisiguro ng bawat isa sa mga ito ay lalaking mabuti at successful na mga tao. Number 9, Joanna Krzysztonek. Si Joanna Krzysztonek ay isang babae na nagmula sa bansang Poland na sumikat sa mga tao matapos itampok ang kanyang kwento ng ilang mga balita sa kanilang bansa, sa kadahilan ng kung ang ilang mga babae ay nagle-labor sa loob lamang ng 8 hanggang 12 oras ay naging kakaiba si Joanna dahil sa maniwala ka man o sa hindi ay 75 araw o 2 kalahating buwan ang tinagal ng kanyang panganganak. Sinasabing naging ganito na lamang ang kondisyon ni Joanna dahil sa ang kanyang ipinagbubuntisan ng triplets ay naging premature, kung saan maagang lumabas ang mga ito na siyang nagdulot para mamatay ang isa rito at para masigurong hindi na malalagay pa sa peligro ang natitirang 2 anak na dinadala ni Joanna sa sinapupunan niya ay nanatili siya sa loob ng isang ospital sa nayo ng Rocklo sa bansang Poland, kung saan siya inobserbahan ng mga ito habang pinipilit na iire niya ang kanyang natitirang 2 sanggol. Matapos ang 2 kalahating buwan ng unti-unting panganganak ni Joanna ay matagumpay niyang naisilang ang kanyang 2 anak na isang lalaki at babae. Number 8, Michelle Butler. Si Michelle Butler ang kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagsilang ng pinakamaagang premature baby sa ating mundo, sa kadahilan ng kumpara sa ibang mga sanggol na nananatili sa sinapupunan ng kanilang nanay sa loob ng 7 hanggang 9 buwan para ma-develop nila ang kanilang mga organs, ay ang anak ni Michelle Butler na pinangalanan niyang Surtees Z. Kate Mintz ay nanatili lamang sa kanyang sinapupunan sa loob ng 3 buwan at 1 araw na siyang nagdulot para malagay sa peligro ang buhay nito, kung kaya't agad na nagtrabaho ang mga tauhan ng ospital sa Alabama ng bansang Amerika, kung saan nanganak si Michelle noong 5 ng buwan ng Hulyo taong 2020 para matulungang makasurvive ang kanyang isinilang na baby. Kahit nawala pa sa 1% ang pag-asa na mabuhay ang sanggol na isinilang ni Michelle
ay matagumpay raw itong natulungan ng mga espesyalista. Kung kaya't noong ika-anim ng buwan ng Abril taong 2021 ay nagawa ng makalabas sa ospital ni Michelle kasama ang kanyang anak na si Curtis, na marami ang nagsasabi na nabuhay daw dahil sa milagro na siyang nagdulot para labis na sumikat sa publiko ang kanyang kwento. Number 7, Cecile Elledge. Ang babaeng nagangalang si Cecile Elledge ang binansagang babaeng nagsilang sa kanyang apo sa kadiliranan ng noong ikasalang kanyang anak na si Matthew sa boyfriend nito na si Elliot matapos ipasa ang batas sa bansang Amerika na nagbibigay pahintulot sa same-sex marriage ay napagdesisyonan ng dalawa na gusto nilang magkaroon ng anak na kanilang maaalagaan kung saan agad silang nagplano na maghanap ng babaeng kanilang magiging surrogate. Pero sa dinami-rami ng mga pinatesting nila Matthew at Elliot ay wala silang nahanap na babae na match sa genes nila hanggang sa mag-volunteer ang ina ni Matthew na si Cecile na noon ay 61 taong gulang na. Nang matuklasan nila Matthew at Elliot na match sa kanila si Cecile ay una muna nilang ipinasuri sa mga doktor kung pwede pa bang magbuntis ang matandang babae na ito. At nang matuklasan na posible pa siyang magdalang tao ay agad na sumailalim sa surgery si Cecile. At matapos ang 9 na buwan ay nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na babae na pinangalanan ng mag-asawa na Uma. Ang kwentong ito ni Cecile patungkol sa pagsilang niya sa magiging anak ng mismong anak niya ay talaga namang gumulat at umantig sa puso ng ibang mga tao. Sa kadilan ng marami ang nagsabi na patunay na lamang ito kung hanggang saan na lamang ang kayang gawin ng isang magulang. Ngunit, tama nga bang kanyang ginawa? Para sa iyo, i-comment mo naman yan sa baba. Number 6, Kate Lynn. Ang susunod na panganganak na pag-uusapan natin sa videong ito ay patungkol sa kwento ng babaeng si Kate Lynn na sa sobrang sumikat ay itinampok pa sa popular na palabas sa Amerika na pinamagatang TLC. Kung saan ang kwento ni Caitlyn ay nagsimula noong inakala niya na buntis siya dahil sa delay ang kanyang regla, pero bago pa man siya makapag-pregnancy test ay dumating din naman daw ang buwan ng dalaw niya kung kaya't hindi niya naisipan pang alamin kung posible nga bang buntis siya. Makalipas ang ilang buwan ay bigla na lamang daw sumakit ang puso ni Caitlyn na inakala niyang dahil lamang sa kanyang regla kung kaya't napagdesisyonan niyang maligo muna. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay habang nagtatampisaw si Caitlyn sa bathtub ng kanyang banyo ay bigla na lamang daw siyang nakaramdam ng pakiramdam na tila ba kinikilangan niyang umire. At nang gawin niya ito ay laking gulat niya na lamang nang matuklasan niya na mayroong lumabas na sanggol mula sa kanyang sinapupunan na mabuti na lamang at hindi nagdulot para labis nakabahan si Caitlyn. Kung saan sa dami raw ng mga pinanood niyang mga palabas patungkol sa panganganak ay nakayanan niyang putulin ng umbilical cord ng kanyang sanggol na isinilang. At nang masigurong ligtas at malayo na sa kapahamakan ng kanyang anak ay agad raw siyang tumawag sa kanyang fiance na mabilis siyang dinala sa ospital. Nang ikwento ito ni Caitlyn sa kanyang pamilya ay talaga namang labis na nagulat ang lahat sa kanilang natanggap na balita. Dahil wala ni isa sa kanila ang nag-akala na posibleng mangyari ito kay Caitlyn. Number 5, Halima Sese. Si Halima Sese ay isang babae mula sa mansang Mali ng Central Africa na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagkakaroon ng pinakamaraming isinilang na sanggol sa isang pagbubuntis. Kung saan, noong ika-4 ng buwan ng Mayo taong 2021, ay nagawang manganak ni Halima ng 9 na sanggol na tumalo sa dating may hawak nito na si Nadje Suleiman mula sa mansang Amerika na nagawa namang manganak ng 8 bata. Sa 9 na isinilang ni Halima ay 5 sa mga ito ang babae habang 4 naman ang mga lalaki. Kung saan matapos suriin ng mga doktor ang kalusugan ng mga ito ay natuklasan nila na malulusog naman ang lahat ng anak ni Halima. Kung saan ang bawat timbang ng mga ito ay nagmumula sa 500 gramo hanggang sa 1 kilo. Ang kwento patungkol sa panganganak ni Halima ay talaga namang gumulat sa masa, lalo na't sa mga espesyalista dulot na walang nag-aakala na posible palang umabot sa ganito karami ang kayang ipagbuntis ng isang babae. Number 4, Kayla Simpson.
Talakayin naman natin ang kwento ni Kayla Simpson, na labis na nagulat noong nanganak siya. Sa kadila ng hanggang sa isilang ni Kayla ang kanyang anak, ay hindi niya inaakalang buntis pala siya. Dulot na patuloy pa rin naman daw siyang nareregla, habang hindi din naman lumalaki ang kanyang tiyan. Kung kaya't walang sino man sa kakilala niya ang nag-aakala na siya pala ay nagdadalang tao na. Nalaman lamang ito ni Kayla noong kinikailangan siyang dalhin sa ospital dahil sa sumasakit ang kanyang tiyan. Nauna niyang pinagkamalang dahil sa appendicitis, pero nang matuklasan ng mga doktor na nagle-labor na pala ang dalaga, ay agad nila itong dinala sa emergency room. Kung saan matapos ang 15 minuto ay naiiri na ni Kayla ang anak niya. Number 3, Ashley Moriau. Hindi na maitatanggi pa ng kahit na sino sa atin na ang pagpapanganak ang isa sa pinakamahirap na gawin ng kahit na sino. Dulot na hindi lamang buhay ng sanggol ang nakataya sa aksyon mo, kundi pati na rin ang buhay ng nanay na nagsisilang nito. Kung kaya talaga namang itunuring na bayani ng maraming mga tao ang 10 taong gulang na bata na ito, na si Jadine Fontenot, na tinulungan ang kanyang ina sa pagsilang nito sa kanyang nakababatang kapatid, kung saan September 20 ang nakatakda sanang araw para manganak si Ashley, na ina ni Jadine. Pero habang nasa kanilang bahay ay napansin niya na lamang na lumabas na mula sa sinapupunan niya ang paa ng kanyang dinadalang anak, na siyang naging dahilan para unang ipatawag niya kay Jadine ang lola nito na nasa kabilang bahay lamang, pero dahil sa kagagaling lang nito sa surgery ay pinatawag na lamang si Jadine ng tulong sa 911. Habang naghihintay sa mga rescuer ay nararamdaman daw ni Ashley na nalalabas na talaga niya ang kanyang anak, kung kaya't inutusan niya si Jadine na tumulong na sa kanyang pagsilang, kung saan ang bata ang nakaatas na sumalo sa pag-iri ni Ashley, na matagumpay naman itong nagawa, kung saan siya na rin daw ang nagputol ng umbilical cord na kumukonekta sa kapatid niya at sa kanyang ina. Nang makarating ang mga rescuer sa bahay nila Ashley, ay dahan-dahan nila itong tinulungan papunta sa ospital. Nasasabing kung hindi raw tinulungan ni Jadine ang kanyang nanay, ay posibleng nalagay na sa peligro si Ashley at ng sanggol na dinadala nito, na siyang naging dahilan para purihin si Jadine ng maraming mga tao. Maria Jones Elliott. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga kambal ay sabay na ipinagbubuntis ng kanilang ina, kung saan madalas na magkasunod lamang ang kanilang pagkasilang, pero alam mo ba na mayroong kambal na pinanganak ng halos 3 buwan ang pagitan? Ang kambal na ito ay ang isinilang ni Maria Jones Elliott, kung saan habang nasa 24 weeks pa lamang siya ng kanyang ipinagbubuntis ay naglabor na agad si Maria, kung saan sa una niyang panganganak ay isa sa kambal lamang ang premature niyang isinilang, habang ang sumunod naman ay ipinanganak niya makalipas ang 3 buwan. Ang unang ipinanganak ni Maria ay si Amy Elliott na isinilang niya noong ikauna ng buwan ng Hunyo, habang ang kambal naman nito na si Katie Elliott ay pinanganak noong 27 ng buwan ng Agosto, na siyang naging dahilan para magkaroon ng 87 araw na pagitan ang pagkakasilang sa kambal na ito, na hindi may tatangging labis na gugulat sa kahit na sino. Number 1, Sarah Reinfelder. Ang pinakahuling panganganak na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang naranasan ni Sarah Reinfelder, na mayroong kondisyon na siyang naging rason para maging halos imposible na raw siyang magdalang tao, kung saan 1 sa 5 milyon lamang daw ang porsyento para mabuntis at ligtas na makapanganak si Sarah. Pero laking gulat na lamang ng lahat nang bigla na lamang magpakita si Sarah ng mga sinyales na siya ay nagdadalang tao, kung kaya't agad siyang dinala ng kanyang pamilya sa mga eksperto, na matapos suriin ang kondisyon ng babae ay natuklasan na kaysa isa ay meron siyang 2 matres na siyang nagdulot para ligtas na ipagbuntis ni Sarah ang una niyang anak, na makalipas lamang ang 10 buwan ay muli siyang nagbuntis ng kambal. Ang kondisyong ito ni Sarah ay talaga namang gumulat sa lahat ng tao, maski pa sa mga eksperto, dahil sa bihira lamang daw magkaroon ng ganito ang kahit na sino. Kung kaya't marami ang nagsasabi ng pagbubuntis na ito ni Sarah ay isang malaking patunay na totoo ang mga milagro. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa'yo, alin sa mga kakaibang istorya na ito ng pagbubuntis ang pinakagumulat sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba, at hanggang dito na lang muna
ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!